mo ako. Dapat pinahalagahan mo yung pagmamahal ko. Pinili kita, pinaglaban kita. Tanggap ko po lahat ng panlalait niya sa akin, sir. Panduduro niya sa akin, yung pananakit niya sa akin, sir. Tanggap ko po yun. Gusto ko maghiwalay tayo ng maayos, pero hingian mo ko na 1,000,000. Ma'am, ano ba talaga ang inyong pong desisyon? Gusto ko muna magkaroon ng break sa kanya, sir. Hanapin niya ang sarili niya, baka hindi ako. Ma'am, please, hindi mo po ako ng pagkakataon. Hindi madaling gawin to, pero kailangan kayahin natin dalawa. No, sorry na. Bigyan mo ko ng... Please, Han. Mahal naman pa naman kita, Han. Ikaw na yung babae sa buhay ko. Wala na yung iba. Please. Nandito ako upang maayos pa natin ang pamilya natin. Gusto ko, ikaw yung gusto ko makasama habang buhay, Han. Please. Pagbigyan mo muna ako pagkakataon. Pagbigyan natin ang sarili natin na maging malaya. Pagbigyan mo yung gusto ni Ma'am na cool off muna and then dumiskarte ka na lang. Para makuha mo ulit yung loob niya. Punta tayo sa barangay para yung magkaroon kasulatan para yung tricycle talaga po sa ibinigay mo sa kanya. Okay, ma'am? Okay. Andito po kami sa inyong harapan. Hindi na namin kayang ayusin, kaya nakarating po kami ng TV5. Ngayon, napakalma ko naman ng aking partner na pag-usapan po namin na maayos na yung may peace of mind yung aming paghihiwalay. Kasi dumating po sa punto na medyo, hindi lang medyo pagod na po ako. Napaliwanagan ko naman po siya, hindi naman po dito siguro natatapos ang ating buhay. Tao lang naman po tayo siguro, kaya sabi ko wala naman po akong isinarado. Para hanapin din namin ang aming sarili, malaman namin kung asan kami talaga nagkulang at nagkamali. Palayain ako, palayain ko siya. At ang desisyon niya po ay umuwi po muna sa kanila at maganda po yun para sa akin para hindi naman po ako masyadong mag-alala. Anong probinsya mo, sir? Cagayan, sir. Ang barangay po ay nakalaang sumuporta doon sa mga napakaisan nyo. Tayo tinatanggap ko na po yung kwan ng aking asawa na uwi muna ako doon sa amin, magpalamig, mag-relax. At kaya pag naka-recover na yung aking kaisipan, kasi nagpapagsundo namin na pag pwede ilabas ko po yung tricycle namin. Kasi yun ang pinagkasundo namin. Hindi na po ako hihingin mag-demand sa kanya kung ano-ano man. Yung tricycle na lang po, sir, pagbalik ko dito kapag yung isipan ko ay nakatalagang normal na isip ko na gusto ko na bumalik at maghanap buhay muli, ito ipakita ko sa kanya na kaya ko magbago, ibabalik po ako dito. Mamasada ko, mangupahan ako, para ipakita ko sa kanya na sincere na ako na magbabago, sir. Saka malay mo, baka pagbalik po, medyo mas maganda na yung, di ba? Hindi natin masabi eh. Tama lang siguro na pansamantala magkaroon kayo ng kumbagay para makapag-isip-isip. Ang hiling ko sa kanya, huwag niyang ipagdamot yung aking anak. Pagbibigyan ko siya kasi ganun ko siya minahal. Mahal ko po siya, Kap. Kung yun ang ikaluluwag ng kanyang puso, sige po, Kap. Uwi pa ako sa amin, mag-relax at kapag okay na yung isip ko, babalik po ako dito maghanap buhay at ipakita ko sa kanya ang aking pagbabago. Anong pakiramdam mo? Nakakalungkot. Ano gusto mo bang mangyari sa relasyon ng mga magulang mo? Sana magbago na si Papa. Para magbago ka na ang... Para sa'yo na ako, magbabalik ako. Para sa'yo na. Gaano mo ba kamahal si Ma'am Yerna? Mahal na mahal ko po siya, Ma'am. Higit pa sa buhay ko ang pagmamahal ko sa kanya. Yung salitang mahal, ito'y ginagawa. Kaya siya madalas magsalita ng I love you. Pero since nung nagkaroon ng lamat, hindi na ako nakakasagot kahit ulit-ulit. Gusto ko ligawan siya muli. Kung gaano ko siya liligawan nung una kong siyang liligawan, ganun ang gagawin ko ulit sa kanya sa pangalawang pagkakataon, ma'am. Liligawan ko siya muli. Kahit na napakalayo po yung agwat namin, mahal naman ko yan, ma'am. Siya yung po gusto kong makasama habang buhay. Kaya pagbaba ko dito, diretso na ako, uwi na po ako. Siguro yung magiging takdang panahon ng paglalayo nyo pansamantala ay magiging mas matamis na pagsasama sa mga susunod na darating na panahon. Hindi na ikaw yung santi na nakilala ko, no? Tinanggap ko, na pinahalagahan ko. Kayang-kaya ko kung ibalik yung dating ako, kung sana sa pagbabalik ko, buksan mo ko paunti-unti ang inyong puso para sa akin para makapasok ako muli
sa iyong puso. Ang dalawang ito ay kusang loob na nagpunta sa tanggapan ng barangay at nagkasundo. Napansamantala ay uuwi si Sir Santi ng probinsya. At kung dumating ang tamang panahon na makapag-isip-isip na at malinawan ang kanyang mga pagkukulang o mga pagkakamali, ay muli siyang babalik upang maghanap buhay na bibiyahe ng tricycle. Pusang loob na uuwi Sir Santi, dala ang kanyang mga gamit. Sa pag-uusap na magkabilang panig ay maayos silang maghihiwalay. Kapwa sila mag-iisip para sa mabuting kapakanan ng kanilang anak. Magsasakripisyo muna silang dalawa. Baka sakaling maganda ang maidulot ng pansamantala nilang paglalayo. Nangako naman si Sir Santi na hinding-hindi na siya magtatangka ng kanyang buhay na ikinababahala ni Ma'am Mirna. Maayos ang naging pag-uusap na magkabilang panig sa harap ni punong barangay Romeo Acuña. Ayon kay Sir Santi, ay gagawin niya ang lahat upang muling mabuksan ang puso ni Ma'am Mirna. Babalikan kita na kung pangako. Babalikan kita. Kapag ka, ingatan mo sarili mo, ha? Okay? Tayin mo ako. Kung gaano ko sinalagaan kapag nagkakasakit, dahil wala na ako sa buhay ninyo, alagaan mo siya mabuti, mamahalin mo ni mama mo. Idol Rati Tul po, maraming salamat po. Sana marami ka pang matulungan tulad namin na hindi nagkakasundo. Salamat po, Idol Tul po. Sir, maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin inaasahan na isa pala kami na humihingi po ng advice sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tulong. Paan? Oo. Oh. Paalam. Tulad na sinabi ko sa'yo, alagaan mo sarili mo. Oo. Hantayin mo ako. Kahit masakit, nalalayo ako sa buhay mo. Kasi may pinagsama na tayo eh. 14 years na tayo nagsama eh. Tutusin, masakit yun. Paglayo ko sa inyong magina, pero para sa inyo, lalayo ako. Hahanapin ko kung anong dapat para sa atin. Babalikan kita. Ako po yan.